morning po sa ating lahat. Morning po tayo sa kayo. Good morning din po sa ating Facebook Live audience. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Sumasin po sa Panginoon na nagsama-sama po kami upang purihin at sabahin ka. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, upang purihin, Panginoon, at pasalamatan at ang ating mga buhay, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa umamang ito at may taas, Panginoon, namin ang ngalan ng Lord God. Salamat po na marami sa Panginoon Jesus. Amen. Sama-sama din po natin basahin ang ganyan po sa ito. Pagbasa ng salita ng Diyos ay mula sa Hebreo, Kabanata 10, versikulo 19 hanggang 15. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dako ng kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ng isang bagong buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabi at ang tabi na ito yung ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na buti sapagkat nililinis ng ating mga puso at hinugasan na ang nalisay ng tubig. Ang ating mga katawan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alilangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Maraming salamat.
dear Lord God. Purihin at sambahin ka, Panginoon. Makapangyarihan Diyos sa inyong habag at awa. Palugay niyo po ang aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Idinadalangin po namin sa inyo ang aming presidente na si Bongbong Marcos at maging ang kanya mga cabinet members hanggang sa pinakamababang posisyon sa aming gobyerno. Nabigyan mo po sila ng wisdom, knowledge na nagmumula sa inyo. At bigyan mo po sila ng sapat na lakas para mapamunuan ang bansa namin. Namagampanan po nila ang tungkulin na galungan at protektahan po ang bansa sa iba't ibang pagsubok na aming hinaharap at kakaharapin. Lord, pagpalain mo ang aming katubigan, kalupaan, na pangunahing pinagkukunan ng aming mga makakain. Ganun din, Lord, protektahan niyo po kami sa iba't ibang virus na naglalabasan at patuloy na palakasin ang aming mga pangangatawan. Lord, take control sa mga pagtaas ng mga bilihin at pagtaas ng gasolina, kuryente at tubig. Ganun din, Lord, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo ang umagang ito na kami po'y patuloy niyong samahan sa pakinig ng inyong salita. Open our hearts and our minds, O Father God, nang makita namin, Lord God, ang mga naisin mo para sa amin. Panginoon, ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo at ikaw lamang po ang mapupurihan sa pangalan. In Jesus' name I pray, Amen. Sa ating lahat. Ayun, meron mga sumagot. Okay, tanong po agad. Naranasan na siguro natin lahat ang magmahal at mahalin. Di po ba? Ha? Ulit. Naranasan na po ba natin mahalin at magmahal? Parang may iba lang, ano? Okay lang. So, ano po ang feeling kapag ay nagmamahal. Diba? Pwede lagi kang masaya at excited na makita ang iyong minamahal. Tama po ba? Yes. Salamat ha. Okay. Tama ba naman po yung feeling na laging gusto mo siyang laging bigyan ng kahit ano? Kapag parang gusto mo siyang laging maging masaya. Naalala ko kasi yung date habit ko. Every time na pupunta siya sa amin, hindi ko pwedeng wala ko siyang dalang kahit ano. Okay. Bakit? Kasi ang isang nagmamahal ng tunay, ang iniisip niya ay mapalugdan siya at mapasaya niya ang kanyang minamahal. Tama po? Pagod naman po dyan. Kahit di nga niya afford, ginagawa niya ng paraan para mapasaya ko. Pero hindi pa ako dito. Okay. Kaya ating pong patunayan ngayon, ang sinasabit ng ating mga labi sa ating mga pag-awit at pag-deligyer sa Panginoong mahal natin siya. Kaya ba natin isakripisyo ang mga bagay na alam naman natin makalulugod sa ating ama? Patulad ng isang aside agad ng ikako na kanyang iniutos na ibigay natin sa templo kung saan tayo ay sumasamba, natututo at upang may magamit ang simbahan sa mga pangangailangan ito. Ito po ay na-mention sa ikatlong kabanata ng Malakias sa ikasampung talata. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung di ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo kung masaganang pagpapala. At ito naman po ang kanyang pangako sa kalaming isa hanggang kalaming dalawang talata. Hindi ko rin nakayang salatahin ng mga bala ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lakain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngayong napaalalahanan na po tayo, kaya na ba
ating ibigay ang ikasampung bahagi ng ating kinikita, huwag tinatangpilit at magbigay ng pusang loob sa abot ng ating makakaya para sa simbahan na ginagamit niya upang tayo ay lalong matuto. Siguro naman ang sagot niya ay oo. Kung gayon, ibigay na po natin ang the best para sa kanya habang inaawitan po natin siya. Nawa ko ay magamit ang mga kaloob at kaloob ito sa inyong gawain upang lalo pang marami ang maabot ang pananalapin ito at marami pa po makakilala at makapag-inkod sa inyong kaharian dito sa lupa. Dito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas ng si Jesus Cristo kasama ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat ang nagmamahal sa Panginoon ay magsabi na mapagpalang umaga po sa ating lahat, purihin ang Diyos. Kumusta po kayo sa umaga na to? Amen. Pasensya na po at mga matabag dito. Kami po ay mga first timer, no? First time gumamit dito. Paano ba gumamit dito? So magandang umaga sa ating mga kapatid, pinagpalang umaga sa mga kapatiran na nandito sa ating simbahan at ganoon din po sa mga kapatiran na nasa online po sa ating digital platform. Noong po nagsimula ang pandemya sa Pilipinas at nagkaroon po ng lockdown starting March 2020, ang ating po mga church services ay temporarily closed or temporarily naisara po. Kaya nga po, kung titignan natin no, sa ating PowerPoint presentation, ako po ay naglagay ng isang face mask na kung saan mayroong simbahan na nandun. At makikita po natin dito sa picture na to, nagputol yung pinaka-earlook niya. So yung earlook na putol, ito po ay nagsisignify na pansamantala, no? Ang mga church activities po ay natigil noon pong katatasagsagan ng lockdown ng March 2020. Kaya po, nag-usap ang OFCOM members, ang mga elders ng simbahan. Kaya po, after ng 1 or 2 months, na without Sunday service or Sunday worship service or fellowship, ang simbahan po, together with the OFCOM members, and with the leading from the Lord, decided to hold an online worship service.
So this service lasted for almost 2 years. Kaya kung titingnan po natin, no, makalagay po doon sa bandang left, sa left side niyo po yung ating online worship service. And then dito po sa right side, ito po yung mga announcement na ginagawa ng ating kapatid. Because during that time, kasagsaga ng pandemic, we were not able to meet face to face. However, with the advent of the vaccines and medicines, COVID-19 cases in the Philippines decreases. So bumaba na po ang mga kaso. Hence, the church decided to hold our first face-to-face fellowship on April 2022. So, bandang April po, ngayong taon, tayo po ay nakaroon ng ating first face-to-face worship service. However, kaunti pong mga miyembro ang dumadalo sa ating worship celebration. And most of the members are attending through virtual platform. Tulad po sa umaga na to. Tayo po ay may mga kapatiran dito sa ating presensya. At meron po tayo mga kapatiran na nandun po sa online. Hence, we have now a hybrid church. So pag sinabi natin hybrid tulad sa eskwelahan, ano, meron tayong online at saka meron tayong offline. Kaya lang po kasi, physical or face-to-face at saka po online. So we have the so-called hybrid church. So sa umaga po na to, ay atin pong pag-uusapan ang simbahan. The church in the digital age. Kaya po kinuha po natin yung picture nung nagdaang Bible study nung Friday at inilagay ko po dyan because we are now in the digital age. At kinuha po natin ang ating text sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 20 and then 27 to 30. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin man o malaya, ay nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan at isang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugan, hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugan, hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakalimig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakamoy? Ngunit dinikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatabang pa ba natin itong katawan? Ang totoo'y ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisang katawan lamang ito. Sabi po sa verse 27, lumundan po ako, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Tayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo. At ang bawat isa sa atin ay parte ng kanyang katawan. At sa katawan ito, na walang iba, kundi ang iglesia, kundi ang simbahan, naglagay ang Panginoong Diyos ng mga sumusunod. Una ay mga apostol, pangalawa ay mga propeta, pangatlo, mga guro, naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Alam naman natin na hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, makapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan o magpaliwanag dito. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, dakilang Ama sa langit, kapuri-puri lahat ng iyong mga gawa. Sa umaga po na to, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Anumang mga pagkukulang at mga karumihan na nakikita mo sa amin ay hinihingi namin ng tawad. At sa oras na to ay inaanyayahan namin ang Espiritu Santo mo
na manguna sa aming kalagitnaan. Panginoon, ako po ay iyo lamang spokesperson, Panginoon. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang magsalita, ikaw po ang mangusap sa aming puso. Sa pangalan po ni Jesus, itinataas po namin ang lahat ng ito. Amen. Amen. So yung pong 1 Corinthians chapter 12 ay pinapakita po dito na kung ano ang iglesia or kung ano ang simbahan. Na tayo po ay iisang katawan. No, meron pong dalawang terminology ako na gusto i-emphasize. Ang una po ay ang church or iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng church? Ang church or iglesia, it is a body of believers that has been called out from the world by God to live as His people under the authority of Jesus Christ. Kung titignan po natin, kung tatagalogin po natin, kung isisimplify natin, pag sinabi natin church or iglesia, ito po ay kalipunan ng mananampalataya. Ang simbahan po ay hindi building. Although, sa ating kolokyal na pagsasalita, pag sinabi natin church or simbahan, tinutukoy po natin ay building. Pero kung titignan natin ang malalim na kahulugan ng iglesia, which is ecclesia, ito po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Tayo po ang iglesia. Tayo po ang simbahan. Sabi po sa 1 Corinthians, ito po ay binanggit sa 1 Corinthians chapter 12, sa Romans chapter 12, Ephesians chapter 4, 1 Peter chapter 4, na ang iglesia ay isang katawan. Ipiniliwanag po ito ni Apostol Pablo noong mga panahon iyon. So kung titignan natin, parang ilang beses inulit ni Apostol Pablo yung kanyang description or definition ng church. The question is why? Kasi po, during that time, meron pong mga division, may mga faction sa simbahan. Nagkakaroon sila ng conflict. Bakit nagkakaroon ng conflict? Kasi po, yung mga Hudyo na mananampalataya at saka yung mga Gentil na mananampalataya, hindi po sila magkasundo. Kaya, para bigyan ng kaliwanagan, yung mga sigalo sa simbahan during that time, ang sinabi po, binanggit po ni Apostol Pablo, ang definition ng church, dun po sa mga talata ng Biblia na binanggit po. At kung matututunan po natin, at maunawaan natin, kung bakit tayo nagsisimba, at nakikibihabi tayo sa mga gawain ng simbahan. Bakit tayo nagsisimba? Kasi nga po, tayo ay inilarawan ni Pablo bilang isang katawan. So yung pong pagpunta natin dito, yes, ito po yung building, it is the church, pero more than that, ang bawat isa po sa atin ay bahagi ng simbahan. Tayo po ang iglesia. Tayo po ay iisang katawan. Maaaring ikaw yung tainga, ikaw yung mata, ikaw yung paa, pero lahat po tayo ay parte ng katawan ng Panginoong Jesus. Amen po. Next one is fellowship. Ano ba ang ibig sabihin ng word na fellowship? Pag narinig natin yung word na fellowship, karaniwan po ay naiugnay natin ito sa mga pangalan ng simbahan. Tulad na lang po sa atin, Saved by God's Grace Christian Fellowship. Victory Christian Fellowship. So naiugnay po natin ito sa pangalan ng simbahan. And then at the same time, pwede po rin, naiugnay din po natin ito sa isang bahagi ng local church. Tulad na meron tayong Women's Fellowship, meron tayong Couples Fellowship. Tama naman po iyon. And then at the same time, pag sinabi natin fellowship, ito po ay bonding time. Ito po yung time na tayo ay nagkikita-kita. Diba? After ng pandemic, diba? Nang first time tayo nag-face-to-face fellowship, napakaganda ng fellowshipping ng mga kapatiran. Bakit? Kasi na-miss po nila ang bawat isa. Dahil for 2 years, hindi sila nagkakita. Kaya nga po, pag sinabi natin fellowship, pwede din siyang bonding time or fun time. Pero kung titignan po natin ang malalim na meaning ng fellowship, ang sabi po dito is it is a partnership for the mutual benefit of those involved. Mutual benefit meaning nagbe-benefit ako, nakikinabang ako, nakikinabang tayo. Tulad ng ginagawa natin, no, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nakikinabang ako, nabe-bless ako sa worship service, nabe-bless ako sa worship team. And then habang ako'y naglilingkod din, nabe-bless din sila sa akin. So it is mutual benefit. So it is a partnership
for the mutual benefit of each member of the church. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 19, napakaganda po ng sinasabi nito. Now you are no longer strangers to God and foreigners to heaven, but you are members of God's very own family. Tayo po ay mga miyembro ng pamilya ng Diyos. We are citizens of God's country. Ibig sabihin, pagkapala senior ka na, tatlong citizenship mo. Filipino citizen, senior citizen, and heaven citizen, or heavenly citizenship. And we belong in God's household with every other Christian. Tayo po ay nakabahagi ng sambahayan ng Diyos kasama ang bawat isa sa atin. Ano ang sabi uli? We are members of God's very own family. Ipinapaalala po nito sa atin na tayo po ay tinawag ng Diyos. Tinawag tayo hindi lamang para manampalataya, kundi para makibahagi. We are called to believe and to belong. So lahat po tayo ay nananampalataya kay Kristo. So we are called to believe. Pero hindi po nagtatapos doon. But rather, we are called to belong. So anong ibig sabihin ng to belong? Anong ibig sabihin ng nakikibahagi? Kung titignan po natin yung ating binasa, so tinawag po tayo ng Panginoon para umattend ng church at makibahagi sa gawain ng simbahan. So salamat po sa mga nagpaunlak sa paanyaga ng Panginoon at kayo po ay dumalo sa ating gawain. At pag-uusapan po natin yung pakikibahagi o yung tinatawag natin belonging. So ang binigyan din po doon sa binasa natin is, we are members of God's own family. We are called to join the fellowship. Pero ang tanong, bakit po konti ang dumadala? We are called, tinawag tayo to join the fellowship. Pero ang tanong nga is, bakit po konti pa rin ang dumadala? Kaya nga po, di ba, yung Lord of the Rings, no? Pero sila tinatawag na fellowship. Nung tinignan ko yan, sabi nila, join the fellowship. Makikita natin sa kanilang invitasyon, sa kanilang fellowship, ang bawat isa sa kanila ay mayroong tungkuling ginagampanan. So therefore, as we join the fellowship, then kailangan po natin makibahagi sa mga gawain sa simbahan. We are now in the post-pandemic stage. Post-pandemic na po tayo, sabi nila. Back to normal na. Marami nang lumalabas. Face-to-face classes na. Kahit ayaw na mga estudyante, face-to-face classes na. Tapos na rin ang work from home setup. Although meron pang natitirang manginanginan na work from home setup. May mga kumakain na sa labas. May mga nag-a-outing na. So, kaunti po ang tao sa simbahan, ano? Karaniwan mga thunders. Ayan, mga thunders sila. Kumbaga, hindi lang po sa Pilipinas. The trend is worldwide. Ang sabi nga is, babalik ba tayo doon sa dating nakadisnan? Para it is a big question mark because the church is now facing a new era and a new trend. Marami na pong lumalabas, no? Marami ng taga-outing. Bentang-bentang muli ang Boracay. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na revenge tourism. Kaya may hubot. Kung kaya natin pumunta kung saan-saan, mas kayang-kaya natin na magsimba at pumunta sa simbahan. Kaya nating mag-mulling, kaya nating mag-outing, pero bakit ayaw nating pumunta sa simbahan? Dati-dati po ay ayaw nating lumabas. Kaya marami po ang natuto sa YouTube na mga recipes at mga habits. Ako po, hindi ako dati marunong magluto ng pansit. Natuto lang ako sa YouTube. Kaya lang po,
Hindi pa rin time ng anak ko yung luto kong pansin. Hindi ko alam kung bakit. Pero what I'm trying to point out is, natuto ako because of the YouTube. Marami pong mga habis, may mga plantito at plantita, lumakas sa mga blog at TikTok dahil ayaw lumabas ng tao. Pero ngayon po, we are in the new normal na. This is now the new normal. Dati-dati, nung bago ang pandemic, ay hirap na hirap tayo kasi 2 years tayong naka-lockdown. Bored na bored tayo dahil hindi tayo makalabas. At dahil dito, nasanay po tayo na hindi na lumalabas. Ayaw na natin lumabas. Mas komportable, di ba? Work from home, di ka magbabayad ng pamasahe, di ka magbibis ng maayos, kahit nakapantulog ka, nakaka-attend ka ng trabaho mo, di ka pa nakakahilamos, di ka pa nakaka-brush ng teeth, di ka pa nakakaligo, pero nasa Google Meet ka, nasa Zoom ka. Nakahiga ka, nakikinig ka ng IPG, nakikinig ka ng Bible study, kaya pag tinawag tayo ni Pastor, ano po yung Pastor? I beg your pardon, hindi kita naiintindihan, Pastor. Bakit? Kasi ang focus natin ay wala doon sa seminar. Hello? Bato-bato sa langit. Aray ko po. So maraming churches po ang nagkaroon ng online service during the pandemic. And it was good at that time. Bakit siya good at that time? Kasi okay na itong online kesa wala. Naranasan niyo po nung tayong first month ng pandemic, wala tayong worship service? Tinatap niyo ba? Nalungkot po kami nung wala tayong online service. Kaya nga po, it is better and it was good at that time. It is better to have that instead of nothing. Pero ngayon, post-pandemic na, ang online service po is one of the most pandemic problems being faced by the church today. Problema na po siya ngayon. Dati solusyon siya, pero ngayon po ay problema na siya. Bakit problema na siya? Marami po ang nag-switch sa digital platform at nakalimtaan na ang kahalagahan ng pagtitipon. Hindi po natin minamasama na ang iba ay nananatili sa online dahil may mga kani-kaniya o sarili-sariling valid reasons. Naiintindihan po natin, irerespeto natin, na meron tayong ibang kapatid na hindi nila kayang dumalaw physically sa simbahan dahil meron silang mga valid reasons. Hindi po natin minamasama ito. Kaya lang po, may mga tao na nasasatisfy na, kaya lang po, may mga tao na nasasatisfy na sila sa online service. At ito po yung kanilang mga dahilan. Hindi sila umaattend ng church service dahil nag-iingat sila sa virus. Pero kung saan-saan naman sila nakakarating, magpo-post sa my day, aba nag-Boracay, hindi makapunta ng simbahan, nag-Boracay. Hindi makapunta ng simbahan, nagmo-molling. Para hindi kayo mabukin, huwag kayong mag-post. Diba? Ano pa yung kanilang mga reason? Sinasabi ng iba na mas okay sa online dahil marami silang napapakinggan. Pupunta sa live streaming ng ibang simbahan. Pupunta sa live streaming ng simbahan sa ibang bansa. Wala naman pong masama doon. Okay lang siya. Maraming natututunan. Okay lang po yun. And then, ang problema lang kasi is this. Kung meron tayong time dumalo sa mga online service ng ibang simbahan, why can't we attend the face-to-face fellowship in Kainta? In Nueva Ecija? Merong mga iba na may valid reasons. Pero ang problema po is this. May mga iba na nagiging excuse at nagiging daan sa katamaran at kawalan ng involvement sa church ang mga online activities. Totoo naman po talaga, lalo na ngayong Disyembre, no? Abay, kasarap talagang mag-in-in ng tulog, malamig. Kakatamad bumangon.
mag-o-online na lang ako, maintindihan naman ni Pastor. Maintindihan naman ni Lord. God is a loving God. Maintindihan ni Lord. Pagod ako sa trabaho. 5 days a week, trabaho ako. Mag-oversleep ako, maintindihan naman ni Lord. Mag-o-online na lang ako mamaya. Tapos maya-maya, yung kaibigan, eh nalabas tayo. May bagong bukas na milk tea o may cafe na bukas dyan sa ating kanto, punta tayo. Nakakapunta. Pero pagdating sa simbahan, hindi makapunta. Ulit ko, nire-respeto natin yung may mga valid reasons for not attending physically sa church. Pwedeng may concern, may sakit, or whatever it is, they have valid reasons. And we cannot judge that, and we respect that. Ang kinu-question po natin is yung nagiging excuse at katamaran na at ayaw mag-involve sa mga church activities. So sabi nga po dito, we are not just called to believe, but we are called to belong. And when we say belong, God designed us to be part of the body. Dinisenyo po tayo ng Panginoon bilang bahagi ng katawan. At bilang bahagi ng katawan, ang kamay nagpa-function, ang mata nagpa-function, ang paa nagpa-function. So kung inalarawan natin ang ating sarili bilang bahagi ng katawan, ang tanong, nagpa-function po ba tayo? Nakikibahagi po ba tayo? Ang Diyos, kasi karaniwan ang tumayo dito ay agape. Agape po. Pag sinabing agape, A-G-A-P-E, agape po. Hallelujah. Issues in fellowship. May mga issue po sa fellowship. May issue sa mga pagtitipon. Number one is church hopping. Hopping is lumulunda, parang tipaklong, parang butterfly. Ito po ang usong-uso ngayon sa panahon natin, na ang mahalaga lamang ay ang pagsimba, pag-attend sa church, at hindi po ang involvement. So yung mga tao na mahilig sa church hopping, a-attend sa atin dito, sa susunod na linggo, hindi a-attend, a-attend sa iba, kung saan-saan nakakarating. No? So they are butterfly Christians because they have no sense of commitment or involvement. And the problem is this, may mga labeling at branding pa na ginagawa ang mga tao sa simbahan ngayon. Merong class A, merong class B. Anong class kaya tayo? Alam mo naman ano yung tinutukoy na class A. Ito yung mga mega churches. Bang ganda ng facilities, bang ganda ng tugtugan. No? Pero magaling naman ang ating worship team. Simple lang, pero anointed. Parang ayaw niya mag-agree sa akin. So meron mga class A at saka mga class B. People have the tendency to compare churches. Kinukumpara po natin ang ating simbahan sa iba. Para bang pag mas maganda ang facilities, mas magaling sila, mas mahalaga sila, mas anointed sila. Pero hindi po ganon. Bakit? Kasi unang-una, ang Panginoon ang nagtatag ng simbahan at may kanya-kanyang pagtawag sa iglesia. Pero ang pinaka-importante dito is, meron ba silang pagsunod o pagkikibahagi sa iglesia? Marami kumaten sa mega churches. Kung ikukumpara natin ang ating church attendance sa kanila, wala tayo sa kalingkingan. Pero ang tanong is this, lahat ba ng uma-attend sa class A churches ay nakikibahagi? Meron ba silang involvement? Do they belong? Or sila ay nananampalataya lamang? Dalawa kasi ang calling sa atin, to believe and to belong. It doesn't mean na nasa malaki tayong simbahan or nasa maliit tayong simbahan, nagagawa natin yung dalawa.
Irregardless po ang size ng simbahan. But the important thing is the quality, yung kalidad ng mga tao na umaattend sa simbahan. Yes, tayo po ay dumadalo, pero ang pinaka-importante doon is tayo po ba ay nakikibahagi. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 16, each part in its own special way helps the other parts so that the whole body is healthy and growing full of love. So, pagka pala ang bawat bahagi ng katawan ay nagpa-function o nakikibahagi o nagpa-participate, anong nangyayari? Nagiging malusog ang katawan, nagiging malusog ang simbahan, at ito ay lumalago at punong-puno ng pag-ibig. Ang tinutukoy po natin ay church health. Kung ang naging problema ng mundo ay physical health dahil sa pandemya, ang epekto ng pandemya sa simbahan ay naapektuhan niya ang church health. Bakit naapektuhan ang church health? Kasi po, may mga miyembro na dumadalo naman pero hindi nakikibahagi. Pagka po masakit ang ipin, hindi ba? Nagsasuffer ang buong katawan? Pagka natapilo ka tulad ni Sister Carol, hindi lang pa yung affected but rather ang buong katawan is affected. Bawat isang bahagi, so ito din po ay tulad ng isang ng ating simbahan, bawat isang bahagi, bawat isang miyembro ay may tungkulin. Pag ang miyembro na yon ay hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin, then the church is rendered unhealthy. So hindi po malusog ang simbahan, hindi po malusog ang simbahan pagka hindi po natin nagagawa ang ating tungkulin. Salamat po sa Diyos, purihin ng Diyos, tayo po ay dumadalo. Pero hindi lamang po pagdalo, but rather, dahil po tayo ay parte ng katawan ng Diyos, tayo po ay parte ng simbahan o iglesia, dapat tayo din po ay nakikibahagi or nagpa-function. Ano yung mga reason kung bakit may mga member na hindi nila nagagampanan ang kanilang tungkulin o hindi sila nagiging involved or nagpa-participate? Dahil unang-una, hindi niya alam na mayroon pala siyang tungkulin. So dahil po, ipin-reach natin ito sa umagang ito, wala na po tayong excuse. Ibig sabihin, kahit lahat pala tayo tinawag para makibahagi, para mag-participate, para mag-involve sa church. So ano pa yung reason bakit hindi nagagampanan? Maaaring hindi pa niya alam ang kanyang kaloob o ang kanyang spiritual gift dahil kulang pa siya sa paglago. Ibig sabihin, baby Christian pa siya. Sino po ang baby Christian dito? Ay wala magtaas ng kamay. Pero purihin ng Diyos kasi nag-involve na sa ministry. Nagpa-participate na. At dahil nagpa-participate na siya, alam na niya kung ano yung kanyang kaloob. Meron pa bang additional na kaloob? Baka call to worship lead? Pangatong dahilanan, maaaring alam niya kung ano yung kanyang kaloob, pero wala siyang commitment. Ayaw niyang mag-participate. Ba't ayaw niya mag-participate? I'm too busy. I'm a career person. Paano ko sabihin ni Lord sa atin, anak, I'm also busy. I'm also too busy to hear and to grant your prayers. Mahal ba natin si Lord? So kung mahal natin si Lord, then kailangan ni Lord ang ating commitment. So, pagka po ang simbahan, ang mga miyembro ay may mga kadahilan ng ganito, kaya hindi sila nag-i-involve, then ang simbahan po ay nagiging unhealthy. Hindi po siya malusog. Ang buong katawan ay naapektuhan, nagdurusa ang buong katawan at hindi lumalago. Ilang ba na po tayong face-to-face? May? April, May, June, July, August, September, October, November. 7 buwan na tayo. Malapit na tayong mga anak, nanganay na, 7 buwan, no? So, ibig sabihin, so, wake up call from the Lord. Hindi aksidente
walang mag-worship lead, kaya si Kuya Patrick ang tumayong worship leader. Pasensya na kayo kasi nakikimantes ako dun sa Google, sa GCD na yun, nabasa ko, no? Hindi aksidente na walang mag-ooperate na projector at hindi marunong si Ate Cher. Hindi po aksidente na ako ang tumayo sa harapan nyo dahil si Pastor po ay nasa Nueva Ecija, dahil wala pong mananaral doon. Hindi aksidente. Bakit? Everything works for the good for those who love God and are called according to His purpose. The message is timely. Why? Yung kanta sa worship service, Heart of a Servant, Being It With You God, and then tinitignan ko yung ating team, Serving the Lord Wholeheartedly. Katatapos lang yan noong Oktubre. Pero the question is, nagmamanifest ba sa ating simbahan? Nagmamanifest ba sa bawat isa? Dapat nating maunawaan na kahit mag-iisa ka, may epekto ang iyong hindi pag-involve sa church. Bakit may epekto? Kasi nga tayo ay parte ng katawan. Kung tunay tayong mananampalataya, meron tayong responsibilidad at tungkulin na dapat gampanan, at ang presensya natin at participation natin ay mahalaga. At ang fellowship ay isang paraan para matuklasan natin kung ano ang ating kalugod. Pakisabi mo sa katabi mo, kapatid, mahalaga ka. Kapatid, tinatawag ka na ni Lord. Mag-volunteer ka na, mag-involve ka na daw. So kung tayo ay concerned sa ating physical health, ang tanong, concerned po ba tayo sa kalusugan ng ating simbahan? So kung concerned po tayo sa ating simbahan, kailangan po natin mag-participate at gampanan po natin ang ating tungkulin. Kung hindi po natin alam kung ano yung ating tungkulin, kung ano yung magiging involvement natin, mag-volunteer lang tayo sa ushering. May nag-usher pa ba? So prayer for the nation, or dumalo po tayo. Alam niyo po ba, pag dumadalo kayo sa IPG at saka sa Bible study po tuwing Friday, nakakatulong po kayo. Bakit? Kasi po yung presensya nyo doon sa IPG at saka po sa Friday Bible study, nakakapagpalakas ng loob po doon sa mga tao na nandoon po sa gawain na yon, na parang naisip mo na di lang pala kami nag-iisa, kundi lahat pala ay nabe-bless sa gawain ng Panginoon. So sana po ay dalo tayo sa mga gawain. Ano po? Kung tunay tayong mananampalataya, meron tayong responsibilidad. So kung tunay tayong mananampalataya, meron tayong responsibilidad, meron tayong tungkulin na dapat gampanan, meron tayong bahagi na dapat gawin, meron tayong halaga, at ang presensya natin at participation ay mahalaga. At ang fellowship ay isang paraan para matuklasan natin kung ano ang ating kalaob. Habang tayo po ay dumadalo sa gawain, natutuklasan natin ang ating kalaob, kung ano ang disenyo ng Panginoon sa ating buhay, at paano po ito, at paano po natin ito maisa sa katupalan. So, kung tayo po ay matagal ng Kristiyano, tinatawag na po tayo ng Lord, sabi ng Lord, anak, mag-level up ka na. Para malaman mo yung calling ko sa iyo, anak, dumalo ko ng mga gawain. I-volunteer mo ang iyong sarili. Now, meron pong tatlong roles ang pag-attend ng fellowship, or tatlong epekto ng pag-attend ng fellowship. So, habang tayo po ay dumadalo, no? Una-una po ay nadi-discover po natin yung spiritual gift. Yung journey ng pagtuklas sa ating spiritual gift ay sa pamamagitan ng pagdalo at partisipasyon sa ating simbahan. Hindi lamang tayo dumadalo, pero ginagampanan natin ang ating mga tungkulin. And this will help us to discover our gift sa pamamagitan ng mga kapatiran na magbibigay sa atin ng opportunity. Tulad po sa music, tingin ko gusto yata nilang mag-training ng mga
mga volunteers? Meron po tayong mga Bible cells na pwedeng i-open? Pwede pong magsimula kayo sa pag-attend dito, and then eventually, pag po nakita ng cell leader nyo na kaya nyo nang hawakan, ito po ay i-turn over na sa inyo, so nagle-level up ka. Na hindi ka lang attendee, but rather, nagiging cell leader ka. Paano mo natuklasan yon? Dahil sa pagdalungo doon sa gawain. Meron din mga kapatiran na nagbibigay sa akin ng affirmation at may wisdom at discernment from the Lord na magbibigay sa akin ng advice kung ano ang posible nating kaloob. Ang alam ko minsan si Pastor magsasabi sa mga membro, parang ito yung calling mo, ito yung gift mo, ito yung nakikita ko sa'yo. So nakakatulong po ito para ma-discover po natin ang ating gift. So halimbawa, Sister Carol, no? Carol Giga. Pwedeng ano, full-timer sa kainta, ano? Di po, biro lang po yun. Biro lang po yun. Okay? Okay po tayo dun sa discovery of the spiritual gift. Paano natin matutuklasan ang ating kaloob? Dumalo po tayo sa gawain. Number two, development of the spiritual gift. So, matapos po natin matuklasan or ma-identify po ano yung ating spiritual gift, ang sabi po ni Rick Warren, development can come only when there is participation. Ibig sabihin, gagamitin mo ang iyong talino. Gagamitin mo yung regalo na ibinigay ni Lord sa'yo. At habang ginagamit mo yan, nag-i-improve, nagiging mas maganda, mas nagiging maganda yung kalidad ng work of service mo. Bakit? Kasi habang pinapagamit mo sa Lord, anong ginagawa ng Lord? Abay, dumadaloy ang anointing ng Panginoon. Hindi naman tayo eh, di ba? It is actually the anointing of the Lord. Ang gusto ng Lord is maging available lang tayo na mag-participate at mag-involve sa kanyang simbahan. And everything shall be added unto us. So, si Brother Ferdy, pwedeng tumutugtog lang yan o si Kuya Rayson. Pero pwedeng tumayo sila for preaching or for worship leading. Bakit? Habang nagpapagamit sa Panginoon, habang ginagamit ang kaloob, ay mas nade-develop pa. At the same time, nag-i-improve ang ating interpersonal relationship. Bakit? Habang tayo po ay nag-volunteer sa church, minsan may mga kiskisan ng personalidad. Minsan ang pagsasabihan tayo, ano pa ba? Minsan nagpupuri tayo. So, ang nangyayari kung ikaw yung tipong pampururot, pusong mamon, no? Minsan, gumagawa si Lord ng mga sitwasyon na nakakanti, no? At pagka nakakanti, anong gagawin mo? Hindi na ako mag-volunteer. Sinabi kasi ni Kuya Patrick Sintonado, hindi na ako mag-volunteer. Pero, dahil nagkaroon ng conviction, ay hindi, hindi si Kuya Patrick, si Lord ang tumawag sa akin. Yes, siguro sinabi niya yun for my improvement at ako ay patuloy na maglilingkod sa Lord. So, nade-develop yung kanyang interpersonal relationship. Nagkakaroon ng maturity. And then last one, dedication of the gift. So, pag sinabi natin dedication of the spiritual gift, ito na yung ating kaloob, yung ating talino, iniaalay na natin sa Panginoon. At habang iniaalay natin, alam niyo po, pagka na-praise natin ang Panginoon, aba, ay napaka-pwede kong lambingin si Lord. Lord, ito po yung prayer request ko, Lord. Hindi natin siya binabribe. But then sabi ng Bible, the prayer of the righteous person availeth much. So paano ka magiging righteous? Hindi ka na nananampalataya, but rather you belong, nakikibahagi ka. So that is the dedication. So tayo po ay church family. So ang church family po ay napaka-importante. We need the church, kailangan po tayo ng simbahan. At the same time, kailangan din natin ang simbahan. Given the relationship, the church needs us and we also need the church. So therefore, we are part of the church family. Now, ano yung epekto or ano yung nangyayari pag tayo ay membro ng church family? A church family identifies us as a genuine believer. Tunay daw tayo.
tayong mananampalataya. Kung tayo ay miyembro ng simbahan, hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay tagasunod ng Panginoon, na tayo ay disciple, kung wala tayong commitment sa isang grupo of like-minded disciples. So, hindi ko pala pwedeng sabihin na I am a disciple of Christ, pero wala akong commitment sa simbahan. Ang sabi ni Lord, ang pag-ibig natin sa isa't isa ay magpapakita sa buong mundo na tayo ay kanyang mga disipulo. Paano natin pinakakita yung pag-ibig natin sa isa't isa? Sa pamamagitan ng pag-involve, pagbibigay ng ating talino sa ating kapwa at sa simbahan. At bilang mananampalataya, parte ng ating responsibility ay ang commitment. Hindi lamang commitment sa attendance, maganda po ang pag-attend dito, kundi involvement din or commitment sa gawain ng Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 4, na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu, at isa sa palatandaan na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ay meron tayong fruit of the Holy Spirit na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, etc. At ang pagkakaroon po ng ating spiritual gifts. Ibig sabihin, dahil tayo ay isang tunay na mananampalataya, may commitment tayo sa Panginoon, yung Holy Spirit po ay nananahan sa atin, meron tayong bunga ng Spirito. At binigyan po tayo ng kaloob ng Panginoon. Madaling sabihin na mananampalataya, tayo. Madaling sabihin na born again tayo. Pero ang tanong, ano ang manifestation ng presence ng Holy Spirit sa ating buhay? Nakikita ba si Holy Spirit sa ating buhay o hindi? Kasi kung hindi nakikita si Holy Spirit sa ating buhay, questionable kung tayo ay genuine believer or tunay na mananampalataya. So a church family identifies us as a genuine believer, pero nais po nating liwanagin na hindi lahat na nagpupunta sa church ay genuine believer, at hindi rin naman lahat ng nasa online ay hindi genuine believer. Tayo po ang nakakaalam kung tayo ba ay tunay or peke. Pero ang pagpunta po sa simbahan ay isang paraan para malaman natin kung meron tayong tunay na ugnayan sa Diyos. Point number two, a church family moves us out of self-centered isolation. So habang tayo po ay miyembro ng simbahan, nawawala yung focus natin sa sarili natin. It is actually importante po yung church family kasi nawawala yung focus sa sarili natin at ito po ay importante sa ating paglago. Bakit siya importante sa ating paglago? Tulad ng binanggit ko kanina, no? Habang tayo po ay habang tayo ay nagpa-participate, natututo tayo na makisalamuha sa ating kapwa. Natututo tayong mag-adjust. The important thing is not what we do, but also what we become. Pwede kasi na nagbo-volunteer ka, nagpa-participate ka, pero ang yabang-yabang mo naman, nakafocus palagi sa sarili mo na hindi tatakbo ang gawain pag wala ako. Hindi tatakbo ang worship team pag wala ako. So masyadong self-centered, masyadong mayabang. Pagka po ganun, binababaan ng Panginoon eh. Kaya nga ang sabi ko dito, bilang miyembro ng pamilya ng Diyos, nawawala yung focus natin sa ating sarili. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Diyos na maging concerned sa ibang tao. It is what we become. Nagmamature ba tayo? Or nagiging immature tayo? Makikita po natin ito, actually, medyo mahirap siya. Bakit mahirap siya? Makikita po natin doon sa early church na kung saan pinagsama ang mga Hudyo at mga Hintil. Di ba nag-aaway sila? Doon sa mga yung mga Hudyo kasi para bang ang tingin nila sa sarili nila, mataas sila, tingin nila sa mga Hintil, mabababa. So pagka ang mga Hintil na born again ay kumakain ng food offered to idols, kumakain sila ng dugo, kino-question nila ito.
So there was conflict during that time. So ang nangyari is, di ba nagkaroon ng vision si Pedro? Yung merong naglata na tawag dito sa Acts chapter 15, na kung saan pinapakain si Pedro ng Panginoon na kainin mo yung lahat ng mga hayop na nandyan. Tapos sabi niya, no Lord, kasi marumi siya. Tapos ang sabi ni Pedro, ang sabi ni God is this, ano man bagay na sinabi kong malinis, ito ay malinis na. Bakit ginawa ng Lord kay Peter yon? Kasi the Lord was preparing Peter for a ministry among the Jews and among the Gentiles. So, kumbaga, nagpatuloy siya sa kanyang ministry dahil yung pag-ibig ng Diyos ay suma sa kanya. So parang tayo rin, may mga kiskisan tayo, pero the important thing is nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa atin para gawin ito. And then a church family will help us develop spiritual muscles. Sabi po ng Barna Institute sa Amerika, karaniwan po sa mga Kristiyano sa Amerika, pinaka-importante sa kanila ang dumalo sa church services. Yung pag-attend lang po. Pero hindi po sila nag-i-involve sa simbahan. Hindi sila nagpa-participate. Yes, sinasabi natin na ang Amerika, majority sa kanila ay Kristiyano, naniniwala kay Jesus. Pero yung level of maturity ay hindi ganun kalalim. Bakit? Kasi ang goal lang nila sa kanilang spiritual life ay makadalo ng church services or fellowship. At hindi po yun ang disenyo ng Panginoon. So habang tayo po ay napaparticipate sa simbahan, nadidevelop po yung ating spiritual muscles. So kung hindi natin gagamitin ang spiritual gift, number one, ang mangyayari po ay hindi natin manuluwalhati ang Diyos. Kung hindi tayo magpa-participate, hindi tayo mag-involve, hindi po natin mag-glorify ang Panginoon sa ating buhay. And then number two, ang gawain po ay hindi lalago at maaapektuhan ng iba. Paano maaapektuhan ng iba? Halimbawa po, kunyari si Ate Mean, siya po ay anointed for worship, no? Halimbawa lang kapatid, ikaw kayo ko napating pasensya naman. Si Ate Mean po is anointed for worship. Totoo po yan. So therefore, nung medyo naglaylo siya kasi nga po ay nag-asawa, nagbuntis, no? May mga pumalit sa kanya. So yung mga nag-step up, kunwari ako nag-step up ako, para sa'yo kunwari lang, di naman po ako masyadong anointed sa worship. So therefore, yes, naglilingkod ako sa Panginoon, pero yung grabing anointing sa worship, hindi ko siya maibigay kasi hindi yun ang aking calling. That's not my gift. So, dahil nag-step up ako, naapektuhan ngayon ang simbahan. At naapektuhan din ako. Bakit? Kasi ang calling ko ay sa ibang area. So, iiwanan ko muna yung calling ko dito kasi kailangan ko mag-step up kasi walang tatayo, walang mag-worship din. So, pag hindi po daw natin ginagamit ang ating spiritual gift, hindi po lalago ang gawain at maapektuhan po ang iba. And then the third one is, hindi tayo makakabahagi sa misyon ng Panginoon. Paano tayo hindi magiging bahagi ng misyon ng Panginoon? Sa halip po, kunwari, walang magbo-volunteer. So, ang mangyayari po, sa halip na si Sister Mary ay humayo at mag-share ng salita ng Diyos, ang mangyayari po, siya ay tatayo dito at wala pong hahayo. May nangyari po kasi sa Acts chapter 6 verse 7. At saka Acts chapter 5. Kasi po, nagkakaroon po ng conflict sa church during that time. Kasi po, yung mga apostles, yung mga disipulo, sila po ay busy na pinapangalagaan nila yung mga biyuda. So, ang nangyari po, nagkaroon ng problema sa simbahan. Bakit? Kasi yung mga disciples, sa halip na sila ay humayo at mag-share ng gospel, they are taking care of the widows, na hindi yun ang kanilang calling. So, therefore, kung tayo po daw ay gagamitin natin yung ating spiritual gift, ang mangyayari po, yung mga tinawag para humayo ay makakahayo.
And in that way, tayo po ay nagpa-participate sa Great Commission. Nag-mission po tayo. Pero then, si Ate Mary ang humahayo dahil may gumaganap ng kanyang trabaho dito. At habang ginagawa ko to, meron akong reward ni Lord. Bakit? Kasi nag-mission siya, yung reward niya, pumupunta rin sa akin. Bakit? Kasi ginawa ko kung ano yung tungkulin ko. Application. So, the application is this. It is a hybrid church in a post-pandemic world. Hybrid. Tulad ng binanggit ko kanina, merong online, merong face-to-face. So, ang muli natin gawin is let us revisit the church mission. Vision pala siya, no? Love God, love people, and make disciples. Tingnan natin yung ating vision. Namamahal ba natin ang Diyos? Yes, umaattend tayo ng worship service, nag-involve tayo. Mahal ba natin ang kapatiran? Yes. The question is, do we make disciples? Question mark. No? So, ang goal natin is to turn the congregation from passive spectators to active participants. Kailangan po, hindi lang tayo taga-masin, hindi lang tayo taga-attend, but rather, kailangan po natin makibahagi. We are called to believe and to belong. Yun po ang disenyo ng Diyos sa simbahan. Paano natin gagawin? Nung araw po, ganito ang technique, no? Church attendance. Paano ginagawa yung ating pong pag-attend dito? And then, anong nangyayari? Love God, love people, make disciples. Kaya lang po kasi, that is the old way. Kung titignan natin yung mga bakanteng upuan dyan, that is the old way. So, ang goal natin ngayon is the new way. Ano yung bagong paraan? The metric is, we're going to involve the church in the face-to-face setup and the church members in the online setup. So in that way, yun pong vision ng church na love God, love people, make disciples, magagawa po natin. Paano natin sisimulan yung hybrid church na yan? Medyo maliit po. Kailangan po natin ilista kung ano yung mga bagay na importante. Nakalagay po dito sa pinakataas, commitment to follow Jesus, sign up for a small group, sign up for baptism, and so on and so forth. Sa bandang right side po, ano yung dapat gawin? Volunteer of service, volunteer in ministry, volunteer of, hindi ko na siya mabasa. In short, it's like this. So, yung nasa bandang kaliwa, ito yung mga dapat gawin. O ito yung mga bagay na dapat desisyonan. And then, sa bandang right side, ito yung actual na gagawin. So, question is this. Paano natin i-involve ang mga kapatiran sa face-to-face setup at saka sa virtual setup? Yun po ang pinakamalaking question mark na dapat nating pag-isipan po ng church leadership. Because we are now in a hybrid post-pandemic world. Yan ang po ang trend ngayon. Hybrid po talaga ang church. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin na naririto, pwede po tayong magkaroon ng involvement. Ano yung ating participation? Tagapunas ng silya? Ano pa? Tagabate sa kapatiran? Pag-attend ng Bible study, pag-operate ng projector, tagatago ng mga microphone, taga-follow up, taga-encourage ng mga kapatiran. These are ways of of involvement or participation in the church. Paano naman yung mga nasa online? Ano yung kanilang pwedeng participation? Mag-follow up, sister, kumusta ka na? Long time no see, hindi na kita nakikita sa simbahan. Ano pa pwede gawin ng mga nasa online kasi hindi sila pwede pumunta rito, dumalo ng gawain, mag-follow up, parang ganito yan. Uy, meron po tayong Bible study ng Friday, kapatid, attend ka naman, or taga-kumusta. Kumusta ka na, and so on and so forth. Lahat po tayo in our own little way,
pwede po tayong mag-participate, makibahagi sa gawain ng simbahan. Para po yung sinabi kanina ng kanta, na I offer my life an offering. Hindi ko kanisala yung lyrics. And then serving the Lord wholeheartedly. The Lord is calling each one of us, anak, lapit na ako bumalik. It's time for you to level up. Kung hindi mo gagawin ang involvement mo sa simbahan, sino ang tatayo? Aantayin pa ba natin ang mga bato ang magpuri sa Panginoon? O tatanggapin natin, igagrab natin yung pribilehyo at oportunidad na binibigay ng Diyos upang siya ay paglingkuran, mahalin, sa pamamagitan ng pag-involve natin sa church at sa pagmamahal natin sa bawat isa. Para po maging malusog ang ating katawan, ang ating spirito, ang ating kaluluwa, maging malusog ang ating simbahan. Kaya po, ang pinaka-ending is this, mamuhay tayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Amen po? So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, O God. Purihin ka, sambahin ang pangalan mo. Diyos na dakila sa lahat. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan ka namin. At sa iyong harapan sa umaga na ito, lumalapit po kami at humihingi kami ng forgiveness, Lord. Kala namin, Lord, yung pag-attend sa gawain mo ay sapat na. Patawarin mo kami, O God, na minsan din, nag-online lang kami kasi tinatamad kami magbihis, tinatamad kami mag-prepare. Patawarin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, God, na kung paano pinaprioritize namin ang trabaho namin, ang aming pag-aaral. Lord, higit sa lahat, ikaw ang i-prioritize namin. Sa oras na to, dumadalangin kami ang yung buong simbahan dito sa Kainta na nasa online service at dito po sa aming face-to-face fellowship. Dumadalangin kami na mahingi kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Baba mo po ang Santong Espiritu mo. Puspusin mo kami, Lord. Ibuhos mo po ang nag-uumabaw mong pag-ibig sa puso ng bawat isa sa amin upang ito ang magsilbing motivation upang patuloy ka namin ibigin, patuloy ka namin mahalin, patuloy ka namin paglingkuran. Dumadalangin kami, O Diyos, na bilang isang katawan, bilang isang iyong iglesia, tulungan mo kami na hindi lang kami manampalataya, bagkus makibahagi kami sa lahat ng gawain na nais mo hawakan namin para sa amin ikalalago at ikalulusog ng aming iglesia. Empower us, Holy Spirit. Dalangin po, O Diyos, kung may mga pinanghihinaan ng loob at hindi pa nila alam kung ano yung calling nila sa iyo. God, I pray that you speak to them, O God, and give them the grace to step out in faith and give them the grace to serve the Almighty God and King. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa at dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pakikisama, ang patuloy na pag-lead ng Espiritu mo sa aming buhay mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Birthday or kasi Ate Kim wedding anniversary po meron po hindi naman kayo nagubog okay lang po kayo na-revive ba kayo? Na-revive ba yung commitment niyo sa Lord? Yes, amen. So kayo po si Ate Kim kasi gusto ko nang ibalik yung matayo sa harapan kasi ito talaga ginagawa natin sa eskwelahan, mga preschool, mga public school nga, nag-Halloween party. O diba, eh tayo naman eh, mga naka-face mask. So pwede na tumayo sa harapan at pag-pray. Extend po natin ang ating kamay kay Ate Kim. Lord,
Lord, salamat po sa buhay ni Sister Kim. Dalangin ko na pagpalain mo siya sa lahat po ng dinidesire ng kanyang puso. At alam mo to, Panginoon, I just pray, O God, that you grant it according to your will. I pray, Lord, na more of your anointing inibuhos mo sa kanya simula sa araw ng kanyang karawan hanggang sa rest of her life, Lord. Use her mightily for your kingdom. I pray, Lord, that you continue to give her the gift of utterance, that anointed worship, Lord, that hindi lang siya kakanta ng mga kanta na memorize some lyrics, but Lord, let the lyrics bubble out of her heart. I pray, O God, na tulungan mo siya na patuloy na isip ka in all areas of her life. And I just pray, Lord, na i-bless mo sila in Ferdy, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Patuloy na pagpalain mo siya at maging pagpapala siya sa kanyang pamilya, sa simbahan, at sa kanyang, at sa mga tao sa kanyang paligid. Purihin ka po, Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Benediction na po ba tayo? Benediction na tayo. Wala tayong announcement? Announcement po, IPG every Wednesday. Every Friday po ay Bible study po. Kaya tayo po ay tumayo na. Hallelujah, Lord. Palakpakan mo natin si Lord sa kanyang mensahe. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tunay na no one is indispensable. You are the God of this church. You are the God of this fellowship. At tunay na ikaw ang magpo-provide, Panginoon, ng maglilingkod sa iyong simbahan because this is your church. At sa oras na ito, Lord, I just pray ang pagpapala mo po sa aming mga kapatidan. Dalangin mo po, Panginoon, ang patuloy na paglagom spiritual, patuloy na i-provide mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Dalangin mo rin, Lord, ang kalusugan pagkat meron mong mga bagay na ipapagawa sa amin at kailangan namin, Lord, to be physically fit, Lord, para magawa po namin ito. And I pray for your anointing para sa bawat isa. Hayaan niyo po na maging empty vessel ang aming mga puso. At ito po ay punuin mo ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po ang maging pinaka-driver ng aming buhay. Maraming salamat po, O God, at anumang mga struggles mayroon kami. Ikaw po ang magbigay ng katagumpayan nito. Sa atin pong pagbabasbas, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power, according to the Holy Spirit that is working within us. To you, O God, be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever.